Malawak ang dagat ng Pilipinas. Higit 2 million square kilometers ang laki nito at 36,289 kilometers ang coastline ng buong bansa. Pero paliit ng paliit ang karagatan para sa mga maliliit na manging isda. Ang mga mangisda na hanggang ngayon ay isa sa mga pinakamahirap na sektor sa Pilipinas. Ako si Iya Gozum at sinusubaybayan ko ang iba't ibang problema ang kinakaharap ng municipal fishers sa bansa. Sa batas, maliliit na mangisda lang ang pwedeng mangisda sa municipal waters o ang 15 kilometro ng karagatan mula sa Pampang. Kahit ang mga malalaking operator, hindi pwede rito. Sa isang banda, kumukontra naman ang commercial fisher sa tracking system na magbabantay sana sa kanila para hindi maubos ang isda. Gusto rin nilang pasukin ng 15-kilometer zone na dapat ay para sa municipal fishers lang, habang ang mga maliliit na mangingisda ay hinuhuli kapag lumalampas sa hindi na nilabayan. Ako si Lian Buan, investigative reporter, at nakita ko kung paano napigilan ng mga opisyal na mayroong mga business interest ang tracking system. Ang hepe noon ng National Telecommunications Commission na nagpatigil ng pagbibigay ng tracking identification number sa fishing vessels, kapamilya pala ang isang malaking fishing operator. At ang opisyal na nagbigay sa kanya ng legal opinion para itigil ang pagbigay ng tracking identification numbers, may koneksyon sa isang security company na binigyan niya ng kontrata sa mga panhong yun. Nagsama ang Environment and Justice Clusters ng Rappler para buuin ang storyang ito. Mababasa nyo na sa rappler.com.